Tinigil ng lalaki ang tren at may napansin siyang kakaiba sa ilalim ng yelo. Ano kaya ito? Yo, what's up guys? It's Clark TV here! Para sa iba, ang snow o niebe ay isang magandang karanasan. Pero para sa mga nakatira sa lugar na laging may snow, isa itong peligro. Ang Austria ang isa sa bansa na nakakaranas ng mga snowstorm o avalanche o pagguho ng yelo sa bundok kapag winter season. Ang mga avalanche ay madalas na nararanasan sa mga bundok at mga umigit kumulang sa 150 na taong namamatay kada taon dahil sa suffocation, sa sugat na natamo nila o dahil sa matinding lamig. Sa ganitong lagay at kondisyon, delikado ang pumaroon sa destinasyon. Pero, posible bang makasurvive sa isang avalanche o pagguho ng yelo? Noong 2019, sa kabila ng malakas na snowfall sa Northern Europe, may kakaibang nangyari. Ito ay naganap habang ang tren ay papunta sa kanyang normal na ruta sa Gesause National Park. Ang railways dito ay madalas natatabunan ng niebe o yelo kapag winter. Pero itong pangyayaring ito ay hindi karaniwan dahil mas maraming niebe pa ang nalaglag mula sa bundok. Ang train operations ay napilitang tumigil dahil sa sobrang lalim ng niebe sa rilis ng tren. Nakaanda na ang mga pala ng train crew para sa mga ganitong sitwasyon. At natural na magiging delay ang pagdating ng tren sa paroroonan. Nang tinigil agad ang operasyon, nagmadaling hukayin at alisin ng mga train workers ang napakaraming niebe sa rilis ng tren para hindi maghintay ng matagal ang mga pasahero sa tren. Ngunit habang nasa kasagsagan sila ng pagmamadali sa pagtanggal ng niebe, may napansin silang gumagalaw sa ilalim. Dahil hindi malaman ng isang lalaki kung ano ito, tinawag niya ang iba pang kasama niya sa pwesto niya at agad nilang hinukay ang natabunan ng niebe sa ilalim. Nagulat sila sa kanilang nadiskubre. Dahil ang nilalang na natabunan ng niebe ay isang shami o wild alpine goat. Nang matanggal ng mga train workers lahat ng niebe sa goat, agad itong tumalon mula sa kanilalagyan niya at tumakbo para maghanap ng masisilungan. Lahat ng mga taong nakakita ng pangyayaring ito ay nagulat sa nangyari para sa kaawa-awang nilalang. Ang mga wild alpine goat o mas kilala bilang goat antelope o mountain goat ay nakatira sa Alps o sa kagubatan. Pero alam mo ba, hindi talaga goats o kambing ang mga mountain goats. Kamag-anak lamang nila ang mga goat o kambing. Meron silang makapal na balahibo para hindi sila ginawin sa Alps kapag winter season o taglamig. Naglalagas naman ang mga balahibo nila kapag summer season o taginit. Meron din silang cloven hooves para mabalance nila ang sarili. Nakakatulong din ang mga hooves nila para makatapak at makalakad sa mga daang mabato. Ang rough pads sa ilalim ng daliri ng kanilang paa ay nagbibigay ng suporta at kapit habang umaakyat sila sa bundok. Malalakas ang mga mountain goat. Kaya nila tumalon ng taas na 12 feet. Ang Austria ay isang nakamanghang lugar sa sobrang ganda. Matatagpuan ito sa central part ng Europe. Ang kabuuan ng bansang ito ay mabundok dahil sa Alps. Ang Austria, lalo na sa bandang Alps, ay nakakaranas ng niebe na umaabot hanggang 8 buwan. Kung gusto mong makaranas ng snow ski, maraming magagandang ski resorts dito at tiyak na may enjoy mo maglaro sa mga niebe habang winter season. Ikaw, gusto mo din ba makaranas ng snow? Comment down below. So once again, this is Clark TV. See you sa next video. Kraken at mga iba pang halimaw sa dagat at mga kwento ng misteryo tungkol dito. Totoo kaya ito? Ang halimaw ay kadalasang matatagpuan sa dagat na may lalim na kulang-kulang 80 fathoms. O kung i-convert sa feet, ito ay may lalim na 500 feet.